Ka na. Opo, pauwi na po ako. May ticket naman na po ako. Gusto ko lang pong magpasalamat at nakaabot po kay Sir Rami. Kahit nakakahiyaman po yung ginawa po nung kamag-anak ko po, pero at least para rin naman po yun sa akin, Sir. Nagkamali lang po kami na misunderstood lang din po yun. Pero at least para rin po may aware ba, may ma-aware po yung mga kamag-anak ko po dyan sa Bicas. Pero nasa ospital ka, di ba? Nasa ospital ka? Opo, nung nasa ospital po ako noon, inakala nila na wala pong tumalaw sa akin kasi na-late lang po yung doktor ng pag-inform sa agency na. Okay. I will give you the flight details. Ayun, sige, salubukin namin. Kasi nagpadala yan sa amin ng message na nagpapatulong. Pinahanap ko sa mga staff ko at ibinato sa iyo. Thank you talagang. Ikaw ang action man. Action man ng DMW. Wala pang 30 minutes yan. Arnel Ignacio for President 2028. Ba't di mo ako inintay? Sana pupunta ako dyan para makita ko sitwasyon. Po kayo ngayon, ma'am? Sa awa ng Diyos, mabuti-buti naman na po. Yun nga lang po, hindi na po ako gaanong makakita, ma'am. Ito na po talaga siguro yung symptoms ng ng type 1 diabetes po. Marami po akong turok sa katawan. Ito, nung nag-collapse daw po kasi ako, tumirik na daw po yung mata ko. Sabi nung kasamahan ko, tapos yung ito, nung na-oxygen po ako, nung sa ICU po, nag-ano po siya, ito po, parang nasunog siya dun sa sobrang ano daw nung tubo o sa oxygen po. Yung sa dextrose ko, dinaan na nila dito dahil magang-magana yung katawan ko. Tapos, yung pati dito, may oxygen, may ano din dito, dextrose din. Ito, hindi ko nga na matanggal-tanggal ito, ma'am. Opo, madami po akong lahat-lahat po na dito, minasakir na po to lahat. Yung kamay ko dahil kailangan ma-check bawat pagkain ko po bago ako mag-almusal, magtanghalian at maghapunan. Minimeasure po nila yung blood sugar ko po dahil hindi po siya nag-stable. Pero importante, ma'am, nakauwi ka na. Oo. So nagpapasalamat din kami dun sa kapitbahay nyo na nag-post po dun sa social media at nakarating na po ba sa inyo na nakarating po ito kay Senator Rafi Tulfo, kaya nung nakita niya, agad po tinawagan niya si Sir Arnel Ignacio, sa yung administrator natin ng OWA. Kanina umaga lang po doon sa Kuwait, nakausap ko through video call si Sir Arnel Ignacio at hinihingi daw po ni Sir Rafi Tulfo yung full name ko dahil kinukumusta daw po niya ako. Sobra po akong nagpapasalamat dahil doon sa ginawa ng kamag-anak ko po. Dahil kung hindi po dahil sa kanya, hindi po mapapabilis yung pag-uwi ko. Ito lang po talaga yung hinihiling ko na makauwi po ako agad sa pamilya ko dahil hindi naman po ako sinwerte sa Kuwait. Ang importante po, nakauwi na kayo. So kaya din ako pinapunta dito para personal po na ma-check kayo na nakauwi po kayo ng ligtas. And after po na to, gusto din kayong makausap ni Senator. Yung OWA, yung makakasama. Sir, balisan po siya dadalin ngayon? Sa ngayon po, ma'am, dadalin po muna siya sa hotel. I-hotel po muna namin siya habang inaantay po yung booking ng pauwing Lanao. Tapos, yung referral niya po ng check-up niya, mamaya rin po para dun sa province ng check-up. Sa ngayon po, sa inyo muna sasama, si Ma'am Janine. Opo. May gusto po ba kayong sabihin kay Senator at saka kay Sir Arnel Ignacio? Sir Arnel Ignacio, I wanted to thank you po dahil nakausap ko po kayo.
kaninang umaga lang sa Kuwait. Gusto ko lang po magpasalamat dahil napaabot po itong nangyari po sa akin kay Senator Idol Rafi Tulfo po. Sobrang thank you po sa inyong lahat. Napabigay rin po si Admin Arnel para kay Ma'am financial assistance niya. Kabuti ng OWA, lalong-lalo na si Sir Arnel talagang. Alam namin yan, Sir. Kahit noon pa man talagang si Sir Arnel Ignacio ay maaasahan po natin. Kasi after po na maitawag sa kanya ni Senator, parang ilang oras lang, Sir, no? Na-locate ka na and then na-rescue ka na. Tama ba yun? Opo, tama po yun. Tama po yun. Pinuntahan po ako agad-agad ng embassy. Kaya sobrang thankful po ako sa inyong lahat. Na tumulong at sumuporta po sa akin na makauwi lang po ako ng Pinas.